So, welcome back sa ating YouTube channel, mga classmates. So, ang gagawin natin for today's video, itong ating Honda City is i-change oil natin. So, ituturo natin step by step sa pag-change oil. So mga kailangan natin sa pag-change oil ng sasakyan, syempre yung oil natin ginagamit ko is yung pang Honda talaga. And then syempre papalit din tayo ng filter. Yan. Tapos basic tools. And then ngayon pinaprepare na nung pinsan ko yung ano, yung jack. Kasi kailangan natin itaas yung sasakyan para makapasok tayo sa ilalim para ma-open natin yung ano niya sa may drain bolt nung kanyang oil pan, para matanggal natin yung lumang oil. So yun, i-jack na natin yung ating sasakyan, mga classmate. So nag-prepare na rin tayo ng ganito, yung pansalo, para siya yung kukuha nung ano natin, lumang langis natin. Tapos bubuksan natin yung drain plug. Okay, yung drain plug makikita nyo naman yan dun sa ilalim ng oil pan. Yan. So ito, mga classmate, yung drain plug ng oil pan. Yan. So ito yung oil pan natin. Yan. Meron siyang bolt para sa drain. So ayan yung bubuksan natin para lumabas yung langis. So ito, mga classmate, yung ano, drain bolt ng oil pan natin, ano. So huhugasan din natin 'to. Tapos habang hinihintay natin na maubos yung laman ng oil pan natin, ibababa natin yung jack para mag-level yung sasakyan. So ito, mga classmate, no, nalinis na natin ang degreaser, yung ating drain bolt. Ngayon kakabit na natin to dun sa ating oil pan.
So kung mapapansin nyo mga classmate, yan, wala na rin siyang langis. So punasan natin. Yun, wala na. Ibig sabihin, said na yung langis sa loob ng makina. Ang susunod naman natin gagawin ngayon mga classmate is papalitan natin yung oil filter. Yung oil filter nandito. Kung napansin nyo, madali ko lang siyang naikot. So ituturo ko sa inyo kung bakit madali ko lang siyang naikot, no? Tsaka make sure yung pansalo natin sa baba nandun pa rin. Kasi may oil pa rin natatapon dito. Siguro nyo lang mga classmate na yung filter natin kaparehas nung code C806, katulad nung nakalagay dito ha, 806. Yan, 806, kaparehas sila. Then tanggalan natin to, rasa natin, rasa natin. At ito yung technique para mas madali natin siyang matanggal sa susunod, no? So, kuha tayo ng ano, ng langis, yung engine oil natin. Lalagyan natin siya ng konti. Hindi man kailangan punong-puno. Tapos, yan. Lalangisan natin yung gasket niyan. Para sa susunod na pagtanggal natin, madali. Hindi siya kumakapit. Yan. Punti lang. Ngayon, kakabit na natin itong filter. Ginagawa ko, hindi naman sobrang higpit, ano? Untight nga lang yan. Then, alisin na natin yung jack ng sasakyan. So ganito karumi yung ano, lumang langis ng ating sasakyan, no. More or less ano to eh, mga 4 liters to. Yan. Yung container natin kasi 10 liters ang capacity niyan. So kailangan lang natin is 4 liters. Then compare nyo yung kulay niya dito sa bago dun sa luma. Itong bago medyo yellowish. So, clear siya na para mantika. Not unlike dito sa natanggal natin na ano na siya, parang chocolate brown. So ngayon gagawin natin, sasali na tayo sa sakyan. So bubuksan lang natin itong ano, fill cap niya. Then gagamit tayo itong imbudo, no? Make sure malinis yung imbudo. Itong imbudo ko malinis naman niya, may ano lang, mga gasgas tsaka mancha. Yan. Then, sali na tayo dahan-dahan.
liter. Re-enhap muna mga classmate. So 3.5 liters lang inilagay natin mga classmate, no? Then check natin siya ngayon. Yun, kung papansin nyo mga classmate, sakto lang siya dun sa ano, pangalawang yun. Ibig sabihin sakto lang yung 3.5. So nagtatanong kayo bakit 3.5 kung ang capacity to is 4 liters, kasi nung dire natin yung ano, yung oil pan, hindi naman lahat doon is natanggal. Okay, 4 liters siya kung ibababa natin yung drain pan. So dahil hindi nga natin binaba, 3.5 lang yung idinagdag natin. And then ito, pakita ko sa inyo yung ano, ginamit natin langis. Specially made for Honda talaga siya. So ngayon, pagkatapos nating malagyan ng bagong langis yung ating sasakyan, i-start natin yung makina, and then i-check natin kung may magli-leak doon sa part na binaklas natin kanina, which is yung drain bolt at saka yung dito sa may filter niya. So tara, start natin yung sasakyan. And so upon checking, wala naman naging leak dun sa oil plug, oil drain plug, at saka dito sa filter natin. So masasabi natin na okay yung ating ginawa. So yan lang mga classmate, ang simpleng paraan sa pag-change oil ng ating sasakyan, specifically dito sa Honda City. Okay, kung nagustuhan mo yung ating video, click mo lang yung like, hit subscribe button, lalo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nating gagawing video tutorial. Maraming salamat mga classmates.